Ready, go. This is my Bible. It is God's Word. God will use this book and change my life. I will read this to be wise. Hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Okay, let us open our Bible in the book of Acts. Acts chapter 7. Okay, Acts chapter 7, verse 20 to 28. Okay, manay insay karon kagapon sumala sa pagkamatindan ng sinod kay gihatag ang mga mensahe. Gusto nang ipa sa matagusan na to. Okay, Acts chapter 7 verses 20, taman sa verse 28. Ayan ta, mabasa no? Basa ta ikan sa verse 20. Dungan ta tanan. Okay, ready, read? Nanan mo yung statement. Amen. Amen, ready, read. In which time Moses was born and was exceeding fair and nourished up in his father's house 3 months. And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up and nourished him for her own son. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and in deeds. And when he was only 4 years old, he came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. And seeing one of them suffer long, he defended him and avenged him that was oppressed, as called the Egyptian, for he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them. But they understood not. And the next day he showed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, you are brethren. Why do you wrong one to another? But he that did his neighbor wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us? Wilt thou kill me as thou didst the Egyptian? Okay? So atong ito kaya sa kina atong patuon karon sa mga puno pinagis pagampo yang yung dalan sa pagbiyo sa mata. Dapat itong mga ulo, ngapo ka ng itong mahal na Diyos. Kami ginoon, nagkila, na imuang mensahe ang gusto niyong ipahabot sa mata ko sa ano. Imo ko na itunduan na ni, naka-experience siya pa ni ginoon. Ito ko ginoon na imong pag-back up karon mong lumahanan ng perceptual spirit mga may mag-touch sa mata kasing-kasing. Kung ang mga pulong, makabot sa mata kasing-kasing. Sama sa binhi, ito ko ginoon na kini, mapumahon. Salamat Gino sa inyong gihatag na kung ma-proceeded ka ang magamit. Salamat sa Gino sa inyong gihatag na proceeded sa mong pastor. Pagulo ka Gino na siya karoon sa Bituon as sa Bonifacio. Kung wala siya ka, nagkaroon ka ng karoon. Pero pagulo ni Gino na ikaw sa lugay ng mga panahon, faithful kayo sa kinabuhi, nagamit ka niya. Nag-bless ka sa iyang pagwali, sa iyang pagtudlo. Salamat Gino nga i-part na ni authority na tagad na ni nga authority nga maka-preach. Salamat Gino sa blessing kagaling na sa aling nabuntag sa pagwali sa ni Sir Richie. Salamat Gino sa mga preachers na yung gigamit. Kau Gino, may maayon kayo sa kukina po eh. Wala ninyo mong pasagli. So naami ka rin Gino, nagtigo, nag magtuon sa mga pulong, among ipangayag ng mga inuang pagpakiguban. I-bless you know, ang mga pulong, mga tanong sa mga kasing-kasing. Tabangi you know, ang matagusang makasabot, huwag i-satisfy ang matag-espirituhan ng Panginoon. Kinita na ng mga ipangayag sa ngala ni Kristo sa mga pinag maluluwas. Amen. Amen. Okay, so, sa ato ka nung ibasa, no? Sa sugod pa sa verse, verse 20, in which time Moses was born.
So mag-isko ta karun, ani nga kinabuhi, usa sa mga Bible character, ingan lang si Moses. Si Moses. So, kita na ito ang mensahe, no? Am I only? So makita na ito na sa Book of Exodus niya. Pero ato sa tanaw ng yang detalye sa kinabuhi ni Moses before ta mo go deeper sa message. So na ay ngayon mo tanawin sa verse 17 na, but when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt, till another king arose which knew not Joseph. Verse 19, the same dealt subtly with our kindred, and even entreated our fathers, so that they cast out their young children to the end, even at eve. So mauni ang naitabo dito sa panahon ni Moses, no, pagkataon ni Moses, anong panahon na naay mga pag-persecute, naay pagpatay sa mga lalaki na maanak. Basta ganyan lalaki ang maanak, patiyon. No? So anong panahon na ang iparukari na ginanilang si Pero ng promises. O, ang iangalan sa Cedar Stream, ako na iangalan nga iyang gusto nga gusto, tungkol sa iyang nakitaan nga naimo niyang problema sa iyang sa nasod nga iyang gitarian. Di niya, di siya gusto nga o naimo sulong. Mukapang niya ni inalik ang mga katawas nino mo, ni gagan man, ni sanay man. Di siya gusto nga mudagan, di siya gusto mudagan o mutapang sa kontra hangtod na mahimong ma, sila ma, malupik, no, mapapawas na silang nasod. So, ano yung puno panahon na? Gusto ni Pero, nagkumat siya, nagatak siya o kikri, nga tanan ng mga lalaki, basta malak na lalaki, patiyon. So, nagsugod siya mga Hebrew midwives, si Siprao, si Puwag, ingan niya nga, basta lalaki ang anak, atya, pero babae ka, ipugi ka. So, dahil, wala nang to na, wala nang yun to na kuhan, ang plano, wala nang yun na, ngayon mo na, pakyas na to ang plano, so, ang iyagin mo na po, nagsuko si Siprao, so lalo nga, mga to na mga balay, basta ganit, na ay makita na itong lalaki nga anak, ilabay dito sa kuwan, ilabay dito sa suba, sa Night River. So imagine nyo, inala, kagrabe ang persecution sa time, sa panahon ni si Moses na tao. So galing ka na siya, kung itanaw na ito na siya karon, ang picture ni Pero ano is the devil, Satan. Amen. Ang Egypt is the world, picture na ano is ang kalibutan. No? So, unang makita, o mga katawan sa Gino, ang ato ang kala ko ron, nag-reflect na nato, nag-isko na nato, no? Nga ang katawan sa Gino, hindi gusto sa Yawa mamudaghan, mo increase in quantity, no? Mo, si tawag ka na, mo sanay. So, mangita din siya paaki, makuha na nato ang kwarta, ang kanang principle ba? Bihang natin nga, sorry. Nga, ang Yawa, hindi siya gusto nga mudagan ang mga katawan sa Ginoo, hindi siya gusto nga mo-sanay ta, mo-multiply ta. So, mangita din siya pagi. Galing, ang plano ng Satan sa mata pamilya, sa church, even individuals, lima na ka-1L. Una, gusto niya nga gamay na itong yatag nga panahon para sa church o sa church family din sa families. Manay gusto ni Satan, no? Manay sa unang panahon, sa panahon niya ni Harik si Pero, no? Dito sa Egypt, ang mga kapalas sa kino, iyang limong slaves. Iyang ipagpatrabaho niya. Pa-overtime mo niya, agad ang kuta. No, pahimu niya yung priest, agad ang kuta dahil pa-tuturo niya mga temple cities, pahimu niya mga palaces, pahimu niya
sorrowses, no? Paimumulyaw ka ng mga kanang pyramid siguro, no? So, mamalay doon kayo sa Egypt, mga pyramids. So, possibly, ang nag-iwan ng mga katawan sino? Amen. Dahil usa sa ancient world, usa sa mga pinaka noon kayo kanang pyramids in Giza. No, kanan siya sa akuan, usa na siya sa mga wonders. Possibly, kanan siya, ang gigamit na ang nag-iwan na, ang nagtukod na, ang mga katawan sino? No? Simple lang. So, makita nato nga, gamay pa rin ang mga tagapanahon para sa pamilya. Amen. Yeah, dahil ikaduha, wala pag sila income. Hindi mo silang saves, wala sila income. Muhin mo sila sumalag sa gisuko sa paraudya nila. Yeah, gabi kaya nila ikatulong na ilan na sila, they were living in bondage and fear. Kaya bisan kung saan ay, pakyo ganyan ang mga anak. Samtang sila magtrabaho, yung mga anak, pag natuon sa mga balay, ang mabili na sawara, at tuon na ito din, wakaw din, at ilapay na ito sa tubig. So, inanak, grabe ang demon ni Pero. So, mga demon po ni Satanas sa church. Amen. Na, ang mga tag-individual, gusto niya na gamay pong panahon ni Atag sa atong sa church, para sa Ginoo, sa mga family, gamay na, wala tayong income, dahil pag ginaboy ka niya sa kahadlo, kinaboy na nga, yakang nangulipon. Dahil, hindi lang ka na. Si, pero pag yun, sa iyang time, ang mga katawan si Gino, iyang ipang, sila, kusagingan sa iyo. Okay. So, ang iyan mga katawan sa Gino, gimo niya stage. So, grabe, kumpos kailang ilang kan, profile background. No? So, iyan na ang gimo sa pero sa mga katawan sa Gino dito sa Egypt. Dahil, hindi na ka na gamay, pinagkata ka supply. No? So, that's time for the family. Ang gusto ni Satan, loss of income, lack of supply, low profile background, and leave advantage and fear. So, mauna siya tingwan sa ita sa mata ko santo. So, dili siya, wala taon siya na, wala siya, hindi mo karong mga prasa. Lali, makita na to, nana siya kabagsik. Pobre, ato ganyan, tao na ganyan to si Pero, no? Pero mauna siya picture ni Satan. So, inana ang imo ni Satan. So, inaulan nga na ay inanglan niya na ay magpagawas. Manang Diyos nagtawag kang Moses. No? Pag inan niya 80, manang si Moses itawag sa Diyos. Ipingin sa Diyos na mga may mumulit sa iyang makatawag gikan sa Egypt o mga mo dala pagdulog sa promised land. So inana ang inunglan na nung itawag sa Ginoo si Moses, no? So sa atong makita, kang Moses, kagang naan niya ang halos tanan ng qualification sa usa ka leader. No? Naan niya, panahon sa natunan kay. Pero ang atong tunan, unsa man yung gusto sa Ginoo nga quality sa usa ka tao nga iya gamiton. Unsa naa gusto sa Ginoo nga kandidat sa usa ka tao nga iya gamiton. So, parang sa nato ka Moses, kasi maganaan niya ang mga qualities, sumalat sa mga verses na itong ibasa. Okay. So, mga tinaan ni Moses, no? Una, si Moses naas siya ay beauty nga itawag wala yung ikakumpara. Tanawag ka rin sa verse 20. In which time Moses was born and was exceeding fair. Si Moses, tanawin mo, dako niya siya parod, bata pa niya siya. Tanawin mo, laksik na niya siya daan ang lawas, dako na niya siya parod. So, qualified niya siya kay mong leader. Kundi mo tanawin, mga pastors, na mga pastors na magkaigot ka na. So, mga 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 mga
Pati na yun ang kirma. May lawas pa. Naliwan kayo. Pero natin mga pastors na tanawin mo, dapat ko kay lawas. No? Nagawa lang, Pastor Chris, Pastor na, Pastor Paul. Mga nagawa, Pastor Tito, dapat ko lawas pa. No, pero yun na lang, sa panahon yun yung i-depend, ang gamitong sa Ginoo, hindi man ang forma, na-forma sa kawas. Ang gamitong sa Ginoo, ang naaman sa sulod. Na-ay kasing-kasing, na-aas sa sulod siya kasing-kasing, na willing magpagamit. Pero kayo mo na lang, si Moses na-aas sa Ginoo, kanang beauty nga, Wala ika kumpara, no? Sa verse 21, ingat nila yung verse 21, and when he was cast out, then his daughter took him up. Mama na, sa verse 21. Okay, so, and when he was cast out, ang itabuhan ito, bata pa siya, ilan niya, 3 months pa siya, hindi magiging makaya, tabuhan siya siyang ginikanan. So, gino sa ni Moses. Ang imo ni Abraham ni Joseph ay ang ginikanan. Ipa-imuan siya ka ng Ark of Horatius. No, imuan siya ka ng Ark. Yang isubo yung anak na si Miriam. Then ipa-anto niya dito sa kanangkwan. Iyang ipalapay dito sa kanang river. Ngayon po po, itunong po niya malang ito, naligo ang kanang princess. No? Dahil yung pagpapuan, ako ito, ibantayan niya, ni Miriam, ubiktun, kita ni princess, kita sa prinsesa. Pagkanaw niya, hilak man, pag-apri niya sa kwan, hilak man ang bata. So, si Moses, we conclude, Moses, naagid siya kailang ability, natural ability to sympathize. Pag hilak niya, ang prinsesa na lumukoy man, na may kwan sa ilang panang pagkanaw doon niya, siya, na, ipropoy man eh. Dili ni kwan, pati yun eh, ilapan niya sa kwan, ikaw niya, lumusan eh. Pagkanaw ay, nangilang man. So, siguro, maagin na ikaw, no? Maagin na inaan ni Moses na, naas yung natural ability to sympathize. Nangilang ka eh, yung pipit po siyong prinsesa, ito ba, yung lumukoy na niya eh. Baka, ay, ipropoy niya. Now, fine. Ayun lang kayo, kwan. Lokoy man ko. Simple, wala na ba, no? So, iyan ang natural ability to sympathize. Dahil yun, ikatulo, mga na niyong pag-abot niya ay pag-inan niya ka ng 20 dito sa Egypt, kaya siya, kitrain niya siya, kitunduan niya siya dito sa Egypt. Sa verse 22, and Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and in deeds. Gaya sa secular history ang gani? Ani panahon na sigilag-away ang kanang Egypt ang kanang Ethiopia. Si Moses, sa secular niya, wala na siya sa Bible. Sa secular history, inapadala si Moses para magmaraging ote. He was mighty in words and in deeds. So siya siguro may ani panahon na may general. Siya siguro ang yung panahon na naan siya takot kayong posisyon. Nga tungkol siya training, tungkol siya ka ng kaalam. No? Ito, grabe ang kwan, mentally equipped niya siya. And directly equipped niya siya, manang kayo siya gina-send out niya siya, pero so, possibly na sa secular siya ako nabasa. Dahil, na ang usa sa mga qualifications sa usa ka leader, no? Na-bright, wapo, dahil kapalong mong pahila, kapalong mong pakatawa, ikaw pa, he had a heart for others. Na-ay si Moses na siya kasing-kasing para sa uban. So, qualification niya po na sa usaka leader, nga ang una-una, ang una, uban, ang kita na ang uban, nanawagan niya sa verse 23. And when he was full, 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. And seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian.
So kausan ni, ato siya ni, tanong-tanong sa siya mga isubol. So siguro mali siya, ginafalok niya si mama. No, pag makita si mama, isuntian si mama, bata pa siya. So ginafalok niya siya, magisanaan siya sa palas. Ginasuntian niya siya, makita siya, ano na, hindi na mga isubol na. No? Pero ina, umay muna kang pero, umay muna kang kinsa na ka. Ano kay power? Nauna yung may isubol, ano yung isubol, inugdaw ako. So one time siguro, kaya kaibayon siya ba yun siya, ano niya, sa toho, mamay sa Exodus, siya, ano niya, toho ay nakakita, wala, wala na ay nakakita. So iyang hindi ko iyang ipatay ito Egyptian, huwag iyang ilupong sakwan sa palas. Una-una niya, huwag niya siyang sapnan, pero makita na ito talaga na siya yung nauna, na siya kasi klaseng para siya may Exodus. Kung saan na sa mga qualification. Pero nakakayan nga qualification sa kaliter, aside ani, namun yung pinakauna dapat na nasa sa kalider o nasa sa katao na gusto magpagamit sa Ginoo. Okay, so sa ikalima, he was a man of war. He was a man of influence. He was a man of power. Galing nyo na, he was mighty in words and in deeds. Sa verse 27, but he that did his neighbor wrong thrust him away, saying, who made thee a ruler and a judge of us? Wilt thou kill me as thou didst the Egyptian yesterday? So, makita nito nila, si Moses, naas siya itawag, kanang, naas siya ako kay Mahimo, kung tanawin na ito siya, kung Mahimo lang para, kanapag yan Mahimo ba? Yan kagaling yung Mahimo. He was a man of war, no? He was a man of power. Pero usa sa mga qualification dapat sa sakaliter is, nsa? Availability. Bisa na pagkaintanan. Bisa pa pride ka, bisa pa kwarto ka. Bisa pa napakay kasing-kasing sa uban. Bisa pa kasi ka naabot ng secular. Na makaingin ka na Amerika kay Michael ka sa Mayo kay Kanate Ability. Pero wala kay kay nanay ganyan niya quality, kanyang availability. Kaya natanan, nasayang ko na. Kaya di ka naman siya ni naka nagsapan pa na natagaw naman siya ni tanaw kaya ito sa book of Exodus. Exodus chapter 4. Saan niya itawag sa skin of honor siya katagaw kami? Iingon siya mga iingon siya mga ako raba? Nakasulay na siya dito sa Egypt kaya siya-siya ka. Tanaw niya ka mo rin, ah, kaya na ako rin, mahimun na ako rin madeliver ang mga katawag sa inyo. Pero nakalimot siya na dili pa gina ito ay right time. Wala pa gina siya sakto ka yung training. No? Nga pwede siya mahimong gamitong siya sa Diyos. Inangan sa siya na iya, dahil sa siya sa Ginoo sa Midian, o dito i-train sa siya na upaubos ko siya siya kagalingon. Nga muli lang siya na wala siya, wala ka siya. Alam ba? Ito, for 40 years, no, i-try siya sa Ginoo na araw mo ilan siya natili sa iyong kagaling na mahimong niya ba deliver ang mga katawa. Unaw lang kaya ito parang na sa niyang ipatay niya, ah, kanyang kaya na ako buha, patay na ako sa tapon niya, ilubog na sa yuta, ay sa sun, sa balas. Siguro, kita na po ito siya pagkasunod at ito ba? Idaw-daw. Pagtanaw po niya, kanyang nanak po. Okay, nang iyan nakita, yung eksobo na si Haway. Then, nakakita ang dito siya ng Ginoo, hinangilan daw, then niya, yang pagkakana na kayo busuntong ini kung pangutan mo ni, magpasipsip ni. Yung hinahana ba? No? Hinahana ang istorya sa lalat sa istorya ba? So, okay. Yung bago ni. Okay, so una, si Moses, gintawag sa Ginoo para maglit, para ipagawas niya mga katawan sa Ginoo, mga sa verse 10 sa Exodus chapter 3, verse 10. Come now, therefore, and I will send thee into Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Pero kasi ito pang naging Moses. And Moses said to God, who am I? Now, who am I that I should go unto Pharaoh? So kanya siya, di rin tungkol sa iya kanang pagpaubos. Ang tali, kanya iya ang pagsultihan eh, tungkol niya sa iya inferiority. Yang nakita niya yung mga ngawal. Ako'y mahihimo ay.
ako, may makikita naman ng mga pagkawala sila. Ano ba? Insaman ko nga, nagkaroon ko, Panginoon ko, galing sa verse 1 sa chapter 4 na, o na yung sa mga iingon niya sa kina, may iingan niya kino nga, "Do you not believe me? The earth came to my voice." No? Yung siya nga, "Tinin na ako mahimo na, hindi na ako na mahimo, tingin ko siguro Panginoon, di siguro ko nila tuhan." No, ingat siguro siya, pag unang may ilan, tanaw niya susunan, "Ah, hindi ko tuhan, hindi ko Panginoon na ninin sa akin." Galing, bad record siya nito, ikat siya nito, bad record siya, ilayas niya siya, kaya nakapatay siya. No, the most wanted siguro siya nito sa Egypt. Niya, wanted siya nito, musulti siya nito, ipagawas ng mga tao nito. Iyan ang sukiyan. Na, kamalong siya kung saan nito sa Egypt. So, ngayon ko siya, "Adil, hindi ako na may humor ko eh. Gumamay." So, ang iyan, karoon na ilang tao, ang iyan may humor. Dili kung sa'yo may humor sa Diyos, pinagi niya. Amen! Ang lalasap na ito, madili ni dili ni sa tua, gagawin ka ng hum. Dili sa'yo ato may humor. Mo'y ato ang kanang basihan para ang mga tao magtuon na ito. Dili sa tua kanang ito ang dili pinagi na ito ba? Ang tao magtuon. O dili sa Diyos na mo'y nagtawag na ito. Amen. Amen. Anong, think not on what can do to God, but think on what God can do through you. Amen. Ayaw gino na, "Ako niya mo may mo para sa gino." Ayaw ang sige gino ako na, "Anak, ang iyo mo na na, unsa may mo sa Diyos niya, niya di mo, pinaagi di mo." Amen. Muna, ganina, muna yung continuation siya. Amen. No, wala na may isapong ni Sir Richie nga. Sir Richie, isulti niya. Ako ako dyan. Kami balikan, isulti balik ako na isulti. Kanina, kung ano ginawa mong mensahe? Amen. Nagkuyog kami, pareha lang ka, brother, ay ito ka, brother. Junel. Amen. So, igunanan na nga, kanina si Moses, ang iyang unawala, ako rin pag ino. Kung wala niya unawala, ang ino, nag-ingon niya sa tarawin, isang verse, alam ka, verse 12. Dapat mo yung mabutang na ito, mabutang sa kasi-kasi nga. Sa niyang tawag ito sa kino? Sa niyang naipahin mo kino na ito? Ayaw na una ako sa iyong mahin mo para sa kino. Ayaw na una ako nyo. Kung sa'yo mahin mo sa Diyos, pinagin sa iyong kinabuhi, pinagin sa iyong pagpagamit. Sa verse 12, then he said, "Ingon na kino, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain." Ingon na kino, "I will be with thee." Ako may mapagawas nila. Instrumento raka, vessel raka. At to lang kasutiin sila ang mga nang isugod niyo. Amen. Amen. Yes. Una, ay, sa una ko, tanaw niya. Malagin niya, basta ito, sige ang tanaw, sige ang galing, ano? Dari, wala kayo, malagin niya, wala kayo naanan ito ng maayo. Right. Pusulpon nga, grabe na ito accomplishment, pero ito pa rin siya na wala yung maayong putang rin sa sunod niya. Kaya yung sigtanaw sa inyong kawalin nyo, ay sigtanaw sa inyong mahin mo. Tanaw ako sa inyong mahin mo sa Diyos, pinagin mo. Amen! Amen! Na, ang mga men na yun, mo volunteer na yun nalang, lagang na yun mo preach na yun eh. Amen! 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 So, ayaw po, money and money. Money na yung resulta yun, sigtanaw sa inyong kawalin nyo. May inferior ka, diyan ka magpagamit. Ang mili na nung ka. Dahil yun, mukhay ka siya negativism. Sige na, una-una, ito, sige tayo sa pagaling mo, may mo. May nga na nung ka. Okay, dili ko nila Panginoon. Dili ko nila tuuhan. Pero sige ka niya kaupuan, sige ka tanaw sa kung sinay mo sa Diyos mo. Ang mga tao, ikaw, mag-iman ka ako, kaya na ko rin. I can do all things. No, I can do all things through Christ. Amen. No? Amen. So, mauna siya yung mga pan, self-trust. Okay. Self-trust. Mauna siya yung usas mga pan, usas mga
mga mo end up, no? Resulta nga mo end up na nun, yan ikaw nun. Basta yung sikap lang to sa kabalingon, nag-iwan na nun. Magsali kasi yung kabalingon. Yes, sir. Mayroon mo. Huwag nyo lang kung before ka mag-preach, before ka mag-teach, before ka magpagamit sa ino, anong mo-kneel down sa ka? Amen! Anong dilip ka ma-inferior, dilip ka sa ino na, huwag na yan eh. And then, si Moses, tungkol sa iya ang mga past failures. No, tungkol sa iya ang mga past failures, nung naingon sa uksa yung kahintang pag-present situation niya na, ingon siya na, mag-mano ko, mag-mantay ang karpiro, hindi pa kinakuha. Aminawang nag-compero. No? Ako, nakapatay ko sa una, pabinawa ko kong pero. Ikaw ko, no? Ikaw ko, no? Bisa ikaw si Moses na yung panahon natin. Bisa pagkakita ka ng mga sinyalis na iyo ka, no, ginoon, nag-istorya din ako, na ikaw, yung wala na utaw, nasunod pero na utaw, nagkalayo, yawa din. No? Grabe, gahong sinura. Hindi ako na yun na, at ako kay mahimang yun. Pero siya, sige siya, lang tawag ko siya pagkalingon. Sige siya kung ako na ang siya mahimang niya para sa Diyos. Kundi, mayroon ta, balance po. Huwag yun yung balance po na yung testanong kinabuhi. Muna-una kay kakang Diyos, gamit niyo, mo gamit sa iyong kinabuhi. Ikaw po, sa niyang inana ang imuha sa ginawin mo, ikaw po, ako kay Bart. Balance po. Alam-alam mga kuhigan ng Ginoong, gamitin ko niya para magwali ito rin sa pulpit. Kung wala akong pastor, niya, buka ng tool. Yeah. Walang buka ng lampo para atalo ng mensahe. Balance po. Ilang, kaya ito na. Makita na ito na sa naan. Okay. Ikaduwa, ano siya ko sa mga pa niya? Tanawag niya sa verse 13. Verse 13. And Moses said to God, Behold, when I come to the children of Israel, I shall say to them, Chapter 3, verse 13. The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Kung magmutana sila, ay mo kong ipanala ito, magmutana sila ako. Ingon sila na, kung saan ako isunting alay mo? Ngayon siya, What is his name? So, kung saan sa mga kwan, ano mo, balipad ta? No? Dilita magamit sa ginawa, mabalik ba ito sa ginawa? Kaya itong una-una. Ano bang maglantaw ta sa itong kapasidad? Amen! Eh, sige, ano ang kapasidad na ito? Mayroon ta ba? Saan may ako nailan dito ko sa ginawa? Saan may ako isulti nila? Pero ang ginawa, hindi naman pagpapaya. Wala nga po na ginawa nga, isukol siya na isulti ka pero, no? Isulti ka pero ang iyang gusto, dahil ang ngalan sa Ginoo, o ang mga katawan sa Ginoo, suntihan niya sa ngalan, sa Ginoo, wala ko na Ginoo, hinginan ko sa Ginoo, ayaw, tatayaw. Sa Ginoo, mag-ibig, mag-ibig. Kasi kung sunti na ginang Ginoo, yung sa'yo mo ngayon ay sunti. Amen. Nabisan sa preaching. Kaya yung preaching, hindi niya nahihigikan sa tao ang mensahe. Ipapat na niya, ihatal niya sa tao, hindi ipasa. No? Pero kanin ko, sorry, kanin mo inundan, kanin, ignorante na ba? Kananin kita takabalong sulti or matakabalong siya kay sulti. Pero pag-blessing kayo Ginoon na nagbuta na ito ng Spirit. Amen. No, wala ganit. Wala ganit. Tanangin mo, saan may sulti, no? May tungod sa Ginoon? Na ngayon, Spirit, mutapangin mo. Amen. No, mutapangin siya niyo. Ingon lang siya na. Ingon lang siya na. Bisan sa kanang orasa na yun. Matubang ang mga government officials, mga religious leaders. Isang makikibate ka ng kanan. Nakala mo ka sa Ginoo, ka alam. Matubang ka ng mga kwan. Sa una kay mga government officials, matubang ka sila, mga religious leaders. Mingan man sila, mingan na Ginoo nila. Sige lang kay naman yung Spirit niya, matag din mo ka. Matag din mo mensahe. On that hour, no? Anong panahon na yun? So, dili yun, may mong atong isulti sa Ginoo, Ginoo, wala ko balong may tungkol niyo. Gali kita, wala kayo problema kaya ito anin. Ano yung pag-ignorantin ito? Ano, dili naman tayo ignorantin. Right. Okay, nagkatagadungkan. Yeah. No? Bisan, kapilan ko ito, kapilan ko ito mong sitisyo sa usap ka si Mana. So, dili yun yung mga rason na ito. Ang ato na sa, kanin yung kan, kanin yung, kaya kadua, no?
Any ugat is manindanaman to ikaw si Juan, ikaw si Moses nga. Sa may ngalan yung Ginoo, inisulti ako din sa mga elders of Israel, mga katibulangan sa Israel. Ingan siya, ingan ang ayaw na tayang. Amen. No? Ingan ang ayaw na everything. No? Ako mo, ako. So, insa ko sa ilang, insa ko, on ako. Amen. Kung ginawa ko sila, I am the living water. No. Kung kinaman sila guidance, I am the good shepherd. Amen. Kung gusto sila na malandagan sila o sa kamalo sila ginoon, na kinabuhin sila sa kibigin, I am the light of the world. Amen. No, so naan niya tangan. Atong ikinangalan. Atong ikusto na sa ginoon tangan. Yes. Amen. So mga niya itong mga niya itong buwan. Mga niya itong Diyos. Pero si Moses, itawag sa sino, huwag siya pagkalunin na. What is his name? Kung saan may ngalan ni Leo? Ano ni Balibad si Moses? No? Niya kanil kaluwa, kanil what will happen in the future? Tanawa na ito. Ignorante mo yung tani. Huwag mo yung sa mga uncertainties na ito. Amen. Kanyang bata ko malon sa inyo sa awa po tayo ba? Ito ka, pwede ka ninyo tano? Pero, ang kanil na't sa ginawa nila siya pabaya. Ikaw niya kalimtan, ikaw niya, hindi ang ginawa. Kanang one day lang siya, hindi lang nila one year lang siya makikuban yung world, na ay contract ang Ginoo. Ngayon na nila one day contract, one year contract. Hindi siya pareha ng manapawang ng mall, manapawang ng mga kwan, mga hindi na ng Ginoo nga may contract, yeah, lifetime. Pag-inatang siya na ito, lifetime. No? Ang Ginoo kung kwan, walang hindi excuse. Nato nga, may yung taas ni Ginoo, baka balon siya kusunti. Baka balon sa inyo na ang Ginoo. Eh Ginoo, kanin daw sa itong Ginoo, ina niya eh. Okay, ang Ginoo, sa nalawa niya sa verse 15. Pwede disturb niya nga rin, buto lang, hindi ma-focus, no? Okay, verse 15. Focus on yung baga. Again, verse 15. The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial. And so, Genesis verse 16. Go and gather the elders of Israel together. Wala, ano instruction? Moses, pag-abok ni Moseji, tiguman yung mga katigulangan. Oh, dahil, ingat pagkik siya sa verse 18, and they shall hearken to thy voice. So verse 17, I will bring you up out of the land unto the land of the Canaanites. Nasa'y patutarong patungan. Nasa'y kabalo siya, kapag-isukyan siya sa Ginoo kung sa'yo ang ganyan ng imuon. Dahil sa verse 19, I am sure that the king of Egypt will not let you go. No, naapay mga imuon ng Ginoo. Ngayon, no, not by your might yan. I will stretch out my hand and smite Egypt below my wonders, which I will do in the midst thereof, and after that, he will let you go. So, if I balon sa lalong sa'yo, may tabo dito sa unahan. Wala pala siya kaato. Sabi no? Tapos sa verse 21, I will give this people favor in the sight of the Egyptian, it shall come to pass that when you go, ye shall not go empty, that every woman shall bar of her neighbor and of her that sojourneth. In her house, jewels of silver, jewels of gold, and raiment, and you shall put them upon your sons, upon your daughters, and you shall spoil the Egyptians. Ingan na siya sa ginulan. Moses, pangalaan ka sa Egypt, igagal ng mga tao, pamino na sila mo. Pakitin sila ang mga signs. Then si Pero, pabalo ko, hindi na siya maminaw ni mo. Hindi na siya magtuon ni mo, hindi na ipagawas ng mga tao. Pero pakitin siya mga kwan. Pakitin ako na siya mga wonders. Pakita na ako na sa mga signs ka. Ako yung kanang ipagawas ang mga katawan sa inyo. Insulti nyo, ay mo makaiwala si Pero. Ginoon din yun yung insulti. Ginamalan yun din. Tama nyo niya po yun sa pan. Pulo ko kaampak. Tama na matay ang firstborn. Ay sa kanya ipagawas. Pero insulti na nadaan sa Ginoon. Oh, wala pa lang kanay tako. Ugalit ka ni. Huwag mo tayo sa Acts. Insulti na nadaan sa Ginoon. Nga sa time ni Abraham, kanyang ilang kahintak ka ron. Oh, kayo mo masahat sa class,
mga 300 ingon mga Ginoo mga 430 years no ipagawas niya ang katawhan ni Kasinchi at time na ni Abraham kamano na ginoo Ginoo sa unahan. Kamano na ginoo sa kahintaw sa usa ka tawo. Ugali nga pagani siya nga sa book of Proverbs nga the heart of the king is the hands of the Lord. Kamano na ginoo sa kung kanusa niya ipagawas ang mga katawhan si Ginoo si Moses lang. No, wala kamalo, pero ang Ginoo, i-equip na siya daan. Ipaitaw na siya daan kung ano may tapog ito. Nandiyan na yung mabalik ba sa Ginoo, yung kasi Ginoo, i-preach. Well, i-preach. Ang tayo, amen, like on, i-preach. Ayan, yun ang ama. Nagatong mula ko eh. Atin, sa namin na lang ko eh. Sige lang, iyan sa namin na pro kato-kato. Tuwan na nila yung sultig. Baka na sa Ginoo, giga na sa puno si Ginoo, tuwan na niya. O ganyan siya sa mga parang ganun, di ko tuwan, na ako yung mga past failures, di ko kabalo mo sunti. Pero ingon niya ginawa din eh, tanaw ka niya, a keyword lang, usapang ka word rin, ingon siya nga, thus, nakagay na sa verse 15. Ha? Sa verse 14, sa verse 15, ingon siya, thus shalt thou say unto the children of Israel, sa verse 15, thus shalt thou say unto the children of Israel. May ganita, sipin, in this way. Inanin pagsulti. Oh, ang Ginoo, arabang ipasta na niya daan ba, mawag niya isulti sa Pero, mawag niya isulti sa children of Israel. Wala, huwag niya problema si Moses, ni Abdo niya dito. Iyan niya lang paminawag ng Ginoo, huwag sa iya isulti si Ginoo, niya ipapot niya sa mga tao. Wala na. Oh, maraming bakit malimaray niya, eh? Ano ba gini rin para sa Ginoo na? Amen. Amen. Ibagay din kita pa rin pa sa kanya sa pag-usapan niya. Sa usapan niya kanina ba? Bakit po mo na o hindi ako Ginoo? Tapos mo si Ginoo. Amen. Amen. Balik na. Okay. Nade. Last. Okay, sa ikatlo, one excuse is if ni Francisco Palipa, di ko siya, I cannot speak well. Ani, ako ba yung manulti? Ano yung ingon yung seripsi kanina si Moses kanakala? Yung siya, I am not eloquent. No? Heretofore, yung siya, I cannot, I'm not a good speaker. I'm not an orator. Hindi ko ba yung manulti? Amen. Pero ang kabalungan sa yung goodness mo ni Moses? Kanakala? Hindi na yung manulti. Mula rin yung sinig ako, no? Mula rin yung ako ang kapan. Ang witness ni Moses, mula nga na ako ba? Si Kaliwa at si Moses, no? Kaya na, nanagay rin si Moses. Inay. Yaya. Kanga pa yun. Alipad sa'yo sa, ikaw kayo mga rin, masulti ko. Kaya yung natkapabal, no? Sinahan na ito sa Exodus chapter 4. Sinahan na siya. Basa na ito sa Exodus chapter 4. Okay, verse 10. And Moses said unto them, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore nor since thou hast spoken unto this servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. Makikin, hindi siya kung manulti. Pero sa king kong sabino, the Lord said that who hath made man's mouth? Amen. Palipad pa ba? Amen. Yes. Hindi na baga, hindi ka kumalipad sa kinoy. Who hath made man's mouth? Imos papa. Amen. Amen. Now, ingon ang Ginoo, who make it the dumb, isa may, who make it the deaf, who make it the sea, who make it the blind. Out not I the Lord? Amen. Now, sa ako na nyo. Amen. 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 Now, Moses, tikin siya kapalipad sa Ginoo, basta Ginoo na ganyan, ipag ipalibaray. Amen. So, kung saan may dapat naan ni Moses, no? So, kinangalan naan ni Moses kanyang availability. Amen. Isang pag katanan, pero hindi ka agad po sa Ginoo. Kung hindi ka, sige ka magbalipan sa Ginoo, hindi ka magamit. Amen. Kung magpagamit mo kay sa Ginoo, ay itanawag ka pala yung mga Ginoo. No? Niya yung tanawag na ikaw ra. Ayaw ko naman na ikaw ra. So ba sa kwan na mo yun, hindi? Hindi. Hindi nga na Ginoo, I will be with you. I will be with your mouth. No? Hindi nga na Ginoo,
Ako lang ang tayo instruction on what you are going to do. No? Ingat din na, I will be responsible for you. Amen. Kaya nagagalag, ingat na sa Bible, nagagalag assurance si Moses, na wala kayo may tabog din mo. Sunod lang. What is our part when God will accomplish His will in our lives? Kung sa may pagtid si pahin na ito, balance man. Iba na yun mga ginomotawag na ito, dinipulang po kayo mo diyan niya. Pero ino na alam yun niya, Diyos naging mo ay umugamit siya, ikaw ikaw naging kahit instrumento, siya naging muhimo. Amen? So, una is be dependent. Be dependent. So, sama na, what does it mean? Be dependent. Means, trust and obey. Amen. For there's no other way. To be happy in Jesus. Tama, no? Okay, trust and obey. Tanawa ka niya sa Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. Hindi, kay pulay ka. Amen. No, kay pulay ka. Moses answered and said, but behold, they will not believe in or hearken unto my voice. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Verse 2. And the Lord said unto him, what is that in thine hand? And say, so to Moses, verse 3, and he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, so he obeyed it, and it became a serpent. And Moses fled from before it. Verse 4, and the Lord said to Moses, put forth thy hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Now, mga ngayon, sige, tayo mo sige ng Moses para ma-develop niya trust. Mission, eh? No? Trust and obey. Ikaw na gino, Moses, be dependent. Sandig na ko. Rely na ko. Sandig na ko. Sunod na ko. Ingat na gino, sa may nasa yung kamot. Sa may nani mo. Wala ka ang nakikita gino, Moses. Usa mga kapray. Moses, usa mga kagwapo. Huwag sa nangyita ano yun? Amen! Kaya saan yung Moses at sumay training mo? May nakamugantay ka meron ka, may nakamugantay ka, wala. Wala ito nagipagita sa Ginoon niya. Nagipagita sa Ginoon niya. Katulad yung dead stick. Yung anong Ginoon, what is that in thine hand? Sa kamot niya. Wala sa moto. Wala sa diri. Yung sinala niya. Katotong patay na stick. 6 foot tall. Ah, 6 feet tall eh. Sorry. 6 feet tall. Inato lang ako ang ipakita sino para gamitin siya kung kita ang matawag na kagayan siya tuwan, kagayan siya paminawag. No, inato lang. Dead stick. May pulos. Tanaw na ito, may pulos. Dead stick na doon. Pero yun, cast it on the ground. Ning-obey siya. Pag-obey niya, may imong serpent. Amen. Ako sa handlong sa'yo, taas kayo. No? Iyon na ginawa, okay. Paang ang serpent. By the tail. Grabe. May ingan yun siguro, Moses, ikoy! Tail pa yun, ha? Basta serpent, bumod yun ang ulubon yun. No? Paktiyon sa lahat, tinsig patumikan. Paktiyon na yun. No, kaya kumalubaan na na siya sa kilid, sa tiyan, buhay ka na siya eh. Kaputulan na yun, makadagan pa na, makapamaak pa na. Saan mo tagi ay ikapo na ba? Ikapo niya rin, ito yung sa iko. Lugnusan niya ang pako. No? So, di lang ito may paagi para mula ka po biti. Ita, yung sundan, di ba? Pati yun yung pinabi sa ulo, isa niya pao, no? Patay na! Imuha na po din ang kwan. Tao, wala ka ang yung inato pag kwan. Gusto si Ginoo nga ma-develop niya trust. Amen! Yan dependency sa Ginoo nga. Musali si Ginoo, musunod siya sa Ginoo. Kana ka yung may kinamalan sa Ginoo? Amen! Kung gusto na ka magpagamit, if you are willing to obey the call, nga mag-preach ka, imumusutian ng mga tao para na deliverance. Ayaw na lang, dili ka paminaw, dili ka turuhan. Basta lang, obey lang kasi Ginoo, musaling lang kasi Ginoo.
So pakikisanay mo kung kinsanay mo suntihan ka na. Amen. Mga special believers, na yung mga labaw na ito, tanawan ito ah, hindi ko pa minamanay, kinsago ko. Raya mo na kayo kay Camille, kung sa kayo suntihan ko niya. Ayaw, pag, ayaw, dili ka pa, dili, tugutan sa inyo, mapabilin ka ng pagkainurante yun. Equip ka sa inyo. Ay, ako ba lang manulti? Tingnan ang ginawa mga kuhan, ka ng world made man's mouth. I will be with your mouth. I will teach you what you should say. Ako ang sunti ang sayo mo ngayon mo sunti. Dili din na yung balibang na ito ang Ginoo. Ato alam, i-develop na nato ang atong trust na Ginoo. And atong panikamutan, masunod ang Ginoo. Na naked, no? So be dependent. Yung kagawa is be determined. Make no option and excuse. Sige ang kuhan, excuse. Ano man si excuse, sige lang ang ban, and verify. Na, matiguan na lang na, mura ka itong kahoy na natumba ba? And ako kayo. Ingon na itong servant, siya ang master. Step, ato nang ban, ato nang imong parko. Muna ka ng parko ba? Ato nang, ay ato na ibalikya ba, para mahimo ng parko. Muna mga kwan, gamit lang, mga kayo mo na ang barko, ayaw na master. Ayaw lang. Ayaw lang, ayaw lang. Maula na, naimitan. Dugay kayo, dugay kayo ibalik niya. Karoon. Nangapaksi na doon. Paksi. Nadaot na ang kwan, ang outside niya. So, di kwan po, di si tao yan. Tapsap. Karon kay mga nabalang sila, ito na yung bigya kay Mahu, nakuha na, mag-amay ka ng kalugayan. May na lang na, may mo ng balay. Tingnan mo lang ba, Master, ayun na. Kailan sana yung bigya, kailan sana. So karon, mga nabod, pagka bilan po kapulan, wala na nainitan. At saan po ang kahoy, ikuha na po, sapsapa na po, ito po nga pong gawas. Tingnan ang serba, Master, ito lang yung ban, ito rin ang ban, bigyan na. Meron, may mo ng bangko. Tingnan, may ng ban, tingnan mo sa head. Ayan, 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 sanat, tagaray, magyakot. Tingnan tayo ng sarban. Pagkapilan po ka, kapulan, tingnan po siya na gamay naman kayo, ay, sapsapan ito rin. Ay, ayan, balik nga, Master, ay, angayan na, itikpik ka na. Angayan na, itikpik ka na, sapsapan ka ba? So, kita sa pinakakuan ng tao, sa iyo lang ang paggamit sa Ginoo. Right. No, sa iyo lang ang paggamit, hindi lang ka palipad, para hindi ka kapal malunti. Yes. Yes. Balag pa kayo ka, bray. Right. Wala pa kayo ka na ibalang ito sa Ginoo, paggamit lang. Yes. Balag ubus pa kayo ka, may hindi ka nga. Bigyan ang kayo kay. Tama na, bigyan ang kayo kay. No. So, na, so pag inaanay mong kwan, yung mga background sa'yo na, hindi lang, pagamit lang. Amen. Insa pa yung audience, pag ilang nag-ano, ginukapit ka talo, hindi mo parang magwan eh. Okay? So, maanay sa'yo, make no option and excuse. Kaya kung sige lang kaging nana, wagi, may tabo. Right. Wagi, may tabo. Nang ayaw kahit lang, ayaw pagpanag ka na, sunti lang. Amen. Okay. Abotas pastor. Okay, so, dahil mga talagang istorya po niya, nagkita ang rubber band o si Jesus Christ na ay papagalap ang tama na. Nga, inanag yung meta mo, sige kang excuse, sige kang excuse. Ita ka option na makabalipan ka sa Dino. Wala, lagi akong bumalik, lagi akong kas Dino. Amen. At ito lang, ang kausa, lakon, ayun kayo, nagkahin, lakon. Nagkahina yan lang ko, nagkabungka. Pagkuhan, pagkayan siya, sa rito, ipapta ko, balik ba siya ka Jesus Christ? Balik na naman siya, biwaro yan ko siya, marami, hinta na yung tiyo ka ng number ba? Marami yan, kaya kong patulong, patulong kaya kong kasino ay? Siya ka kalipan-kalipan. No? Dahil yung katulong is, dedicated, not to declare. Suntigin. No, mawala siya kung may suntin niyo, God's justice, righteousness, and power. So, isunti. Kaya Moses pa, sige, upa. Ah, mag, mag,
Mag-ay 3 days darkness. Ugma na ay swarm of flies. Manay ang wang, manay ang kumpan, manay bali, inuon si Ginoo. Akita si Ginoo yung kahod. So isuntin na nimo. Righteousness si Ginoo, justice si Ginoo. So kada siya isuntin na nimo sa mga tao. So manay siya ituyo, no? Basta ganyan Ginoo, magamit nimo, be dependent, be determined, and be dedicated. So dili ra ikaw sa. Nay Ginoo makikumpan nimo, nay Ginoo mo equip nimo. Kung nakakain mga kapulang mo, Ginoo mo yung fill up ka na. Basta, be available ako. Amen! Wow, diyan lang ako, sabihan niya yun, pastor ko, okay, ikaw. Pagkos na rin ang talaga. Pero meron ako, may iba ko eh. Matagkas sa ito dito, mga upang, kaya upang. Kaya ko, kami. Kaya lang ako, pastor na. Hindi ko eh. No? Pero diba, pero kagaya na. Saan pa kami na ka? Magkakaib na ako eh. Magkakaib na ako. Paan na pala yun? Isipin nyo, ano? Ngayon ka, kurbaan. Tunaan ng iba, ano? Hindi ka, kurbaan eh. Mas kurba pa nito eh. Ige, magtas-tas ng bukal ba? Tas-tas mo na, nagdagay mo na ibalwal ba? So, mas ako kaya magkuhan, ako kaya hindi man dito, maginaman dito yung kal na magtuon. Nagagalagyan mo ng tulog. Pero dito, ano eh? Pero primero, kurba pa ito, ato ka ito. Paginaon, may panina, tuungan, may paninina. Ito lang na ito, sa pagod. Ilan na ako karoon, sa pagod. Ila, tag-times to lang kita. 50 plus, may 40 plus, pa, 20 ka pin pa. So, may yun, ko na. Pero sa diyan, yung surrender, kung give up ko, sige, gamit ko dyan. Ito ang mga kipper, hindi mo wala yung mga problema. Tama ko, nangyari yung mensahe. Amen! Nangyari yung mensahe, nangyayatawin na, equip Diyos Ginoo, hindi ka masalahan. So, hindi lang kita na tulas na inusara. Now, na ito ka, baka yung update? No. Right. God will be with me. Amen! God will be with me. God will be with us. Amen! Okay lang, trust lang sa Ginoo. No? Sige, ang kinakanta na sa pag-tindog o ato ang tapusan ng ato ang pag-tao. Nagis pag-ampog, ang putal nito, Amahan ng Diyos. Salamat nyo sa mensahe, ang mensahe mo ito na pag-istorya ang mga tao. So, salamat nyo na parahin, yatagan nyo mong kagawasan. Kung kami nga panalangin din ang prosedur na magamit din mo. Salamat din mo sa inyong kaalam, lihatan ako. Salamat din mo sa panggatag na ikasikasin sa mga naminaw, sa inyong mga katawan. Dahil din mo, mag-bless ka sa pulog, panatanong o pulog din mo magkibing mga atag o makitaan na mong kinabuhay ang bunga. Kung ikaw din mo, padayon mag-equip na mo kami ng mga pictures ng Bansang Pastor sa mong pag-atag sa mga kagalingan pag-alag at pinagis sa pagwali. Padayon sa kagalingan na maging mo sa church na blessing sa mga pastor sa pictures. And we pray na padayon mag-trabaho sa mga kinabuhi kami pa lang din ang nagamit nyo. Eh, nabot sa punto nyo na kami magka-himo, himo mga excuses, sa mga kasikasing pagkili. Tugod nyo na makita na mo yung rasya na kami dito. Sanahan mo nang magamit. Kawalong nyo na, patuloy kami dito. Mabot din ang tayo na kami dito mag-expand ng mga horizon. Ang church nyo, maraglahan. Dako, balagan, yung mga i-bless financially, bless din mo ang church, kapasidad sa church. So, ikaw, Ginoo, may panayon, ang mong tuyanan, Ginoo, sa tanan ng mga imuha ng usap karoon niya si Mana, ay ito, Ginoo, kapag-alam. Tanan, Ginoo, ang mong itugyan, salamatan din sa ngalan ni Kristo Jesus, ang mga ilang malubos. Amen! Amen!